Our
para wala akong nakikulang kaya ng Lord ng Pedro. Mga pinakamama, itagbaran ninyo sa inyong puso si Kristo Panginoon. Umanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino man magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinaw at makitaga kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong mali ang inyong bunti upang mapahiya ang mga umaalipusta at mukuya sa inyong magandang asa bilang mga lingkod ni Kristo. Iking na maina ang kayo'y magdusa dahil sa kawa ng tawag. Sa kami man, lubin ito ng Diyos dahil sa magdusa kayo dahil sa kawa ng masama sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo, namatay niya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan. Upang narap kayo sa Diyos, dahil namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya. Aleluya.
O pero ang Panginoon ang muli magkabuhay ay may kahilig sa limang mundo kahit kung ano ay nasa ika-anim na ng mundo. Nagsabi, ascension. Yun po ay bago ng saan ay kinabamanin ko sa atin na pagkulunawa natin malina yung kahalagaan na muling pagkabuhay na namin ng Panginoon sa Kristo. At kaya, katulad din po ng pagkaya natin ng harapin ko, ibibahagi pa rin ang pagpapahalag ni Jesus sa kanyang mga labat. Pero yung kanyang pagpapahalag ngayon ay pinahayag niya na ipapadala niya ang Espiritu Santo. Ang pagkubay, ipapadala niya ang Espiritu ng katotohanan. Kaya nga po, makalangin ko, makalangin ko sa inyo, huwag kayong manalo. Manalo kayo sa Diyos. Manalo kayo sa amin. At patuloy na yung pinapakalaya sa amin ni Jesus ngayon na hindi niya tayo iniwan ng ulila. Pagkaman sa Yahweh, ipapadala ang Espiritu sa amin. At nakita po natin, pero pag-usapan natin, ang tatlong persona ng iisang Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Alam natin, ang isa sa pinakamahirap na pag-usapan sa tatlo ay ang Espiritu Santo. Pero ito yung minsan na ako pagkakunan, kaya ito yung manis natin na pag-ilagilayan ng mundo ito. Doon sa pinahayag ng Jesus na rin, bibigyan niya ng isa pang pagkubay na maging kasama ng magpangayapan. Ito ay ang Espiritu ng katotohanan. Sa tatlong purpose, una, yung salita ng Espiritu. Ito mismo sa Ebanghelyo ni San Juan, nakita po natin yan rin. Itong Espiritu na ito, ang Espiritu sa ako, ang Espiritu ng katotohanan, ang patnubay, o kanya pagpangulay rin, hindi nakikita ni nakilala ng isang katotohanan. It is out of this world. It is not of this world. Kaya kung sinabi natin di nakikita ay hindi sakot ng ating five senses. Ito. May laman yan. Hindi Espiritu yan. Kung sinabi ng Espiritu. Kaya ano sabi niya, hindi siya nakikilala ng isang lumang. At kapag nakita po na natin ito, si Paris na tawa, kapag sinabi mo, hindi nakikilala sa lumang. He has no resemblance of anything of this world. Siguro sa mga natin, kapag sinabi mo ng Espiritu, hindi na yung apoy. Pagkatang isa ko sila ng presentation, na Espiritu sa ato ay hindi lang ako. At pag sinayon ng Espiritu, hindi mo nakahawakan, hindi mo pwede nasahan, hindi mo pwede makita kung ito ay malinig o malamig, hindi mo makita kung ito ay hindi mo ito masasala, hindi mo ito makikita. Kaya pag sinabi mo yung Espiritu, ang Espiritu Santo. Espiritu niya. Walang po. Kaya pag sinabi
Padahal menangkap aku dalam mundo. Maksudnya yang mundo? Spiritual, pure spiritual. It has no body. Halika na lang ang kanya ay fallen angels. Pero kapag sinabi na lang ang Espiritu, walang forma yan. Yung puso, hindi Espiritu yan. May bagay pa rin yan. Amin, hindi Espiritu yan. Kasi kapag sinabi ng Espiritu, it is not of this world. Yun ang ibig sabihin. Pero kung sabi ni Jesus, kung sabi ni Jesus sa gabi, na ngunit na ikilala ninyo siya sa potensyal na sumara sa inyo at kanadahan sa inyo. So, paano? Well, sabi na natin, masasense kasi bakit? Kasi nasa atin ang Holy Spirit. Sa biyaya ng ano? Sa biyaya ng pagkalika sa atin. Kaya nga lang sabi na ako, tayo ay nilika sa kawangis ng Diyos. Saan na yung kawangis ng Diyos? Hindi sa ilo. Hindi sa mata. Kaya sila ang kawangis ng Diyos, lumalakarin. Kawangis ng kanyang Espiritu ang aming Espiritu. Kaya, pwede natin makikita at hindi pala makikita ang pwede na makikita. We will recognize the Holy Spirit sapagkat tayo ay kabahagi at kawalis ng Espiritu na ito. Na muli natin pinagtibay sa sakramento ng Diyos. So, mag-uapit tayo. Mag-uapit natin na rin naman. Kasi binigyan din tayo ng Espiritu. Hindi lamang tayo makamuto. Tayo sinilang na may Espiritu. At dapat ang makita lang ito, kaya yun ang pagiging pamatay ng ating patuloy sa pagkakalingan na natin. Hindi lang tayo lupa. May spirit pa ako. Pangalawa, kapag sumabi natin ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan o ng patuloy, hindi pwede ito ang pinili. Hindi mo pwedeng sabihin na hawak mo ang Espiritu ng katotohanan. Sa buong malawak ang Espiritu ng katotohanan. No one can control the Spirit of truth. Sabi na namin eh, hindi mo pwedeng hawakan ang Diyos. Kasi mas malawak ang Espiritu ng katotohanan. So kaya ano ba? Hindi ka pa tayo makikipagtalo. Hindi ba pa tayo nangipag-away? Pero hindi naman ba na wala ka ng alam? Hindi na kayo hindi alam ba? At yan ko rin maliwala sa ipinahaya ko sa atin sa ikalawang pagbasa. Ano yung sinabi sa ikalawang pagbasa? Sa sulat ni San Pedro, sabi mo, isa sa pinakamaliting na sulat ni San Pedro, pero malaman, kaya kung bakitin ko sa inyo yung kasimula, ang sabi ko rito, mga minamahal, ilambana ninyo sa inyong puso si Kristo ang Panginoon. Humanda ko lagi na magkaliwanag sa sino ba magkakanoon sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Muli, maging mahinahon ang makikagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Mahirap yun. Maging pitagan kayo at maging mahinahon sa inyong pagpapaliwanag.
sabi kay Jesus, magpipita ka tayo. Panatiliin ninyo malinis na mayroong buli upang kapalya ang mga umakalipusta at gulungya sa inyong pagandang araw bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na malinang ang kayo'y magbusa dahil sa pagawa ng mabuti sa ating ang buhay ito ng Diyos kaysa magbusa kayo dahil sa pagawa ng masama. Ayan ang pupulit-tumuli mula ako sa mula. Mga pinakamamahal, idambahan ninyo sa inyong puso si Kristo Panginoon. Tumanda kayo lagi na magpaliwanag sa sino mang pagtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at magdaga kayo sa inyong pagpapaliwanag para tumingin inyong malinis ng inyong puti upang mamaya ang mga umakalusta at ituturo sa inyong magandang asa bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na malinaw ang kanyang pag-usa dahil sa pagawa ng mabuti sa kanyang magluro ito ng Diyos kaysa mag-usa kayo dahil sa pagawa ng masama. So, yung espiritu ng kapatuan, hindi nyo pwede matulog, pero ano? Pwede mo ilagay sa buhay ko. Sa pamamagitan ng pagsasaksi. Paging buhay ng saksi ng pananampala. At ito ay kinakailangan ko dito sa pagkakalaman pa ang kaliwanan ko. Kasi how would you give witness? Hindi lang ako sa pagkakalaman ng matulog ko ginawa yun. Wala na. Hindi mo ma-expect kasi ito ang mga Jesus eh. Lalo na ang mga ng bawa. Alala ko kila yung mga may minakaw sa mga polisabi niya sa akin. Pato kaya sinasabi ko lang na kayo may know to better and know to enjoy it kasi wala na masama nangyari sa iyo. Hindi kayo naging bigma ng karumang lumang na pwede. Pero, sabi ko, hindi ako na biktima. Pero meron sa amin ang mga naging biktima. Pero hindi nila lang pagpaparaan ang kanilang ginamit. Kahit na sila naging biktima ng karumang lumang na pwede, ayaw pa rin nila sa death penalty. Ayaw pa rin nila sa extrajudicial killing. At ano yun? Ama. Ayun, maliwanag ang ganda. Maliwanag ang ganda na ikaw ay nagiging buhay na saksi ng paniniwala ko kay Kristo. Nagiging buhay na saksi ng Espiritu ng katotohanan. Na yung pinagawalan mo, huwag kang pakapan. Ay hindi lamang mga letra. O yung gali, naging bahay ng Panginoon. Kaya yung bahay lang ako sa akin, pinaglalang tayo sa mga pagkakaman. Pag sinabi natin na sa akin ang Espiritu ng Panginoon, ay yun, pinagsusunigan pa natin na ang Espiritu na pinaglalang tayo ay maging bahay ng aming buhay. At yun, yung pan. Kapag magagawa mo yun, sumasabi ang Espiritu Santo. Pangatlo, ang Espiritu ng kapatuhanan ay maliwanag na nagpapawag sa doon sa mga sinusunod sa utos ng Diyos bilang tanda ng kanilang pagmamahal sa Diyos. Hindi gawa ng ako
kwento ako. Ang sabi niya dito na kung saan ito naman natin, no? Ang tumatang ang mga utos ko at tumutupad ito, ang siyang nabibigay sa akin pa ng Espiritu. Yung Espiritu ng katotohanan, ang pagbibigay na siyang magbibigay sa atin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na bakit siya pusunod sa kalooban ng Diyos? Kasi iniibig ko ang Diyos. Yun ang Espiritu. Yun ang Espiritu ng katotohanan. Na hindi naman makikita sa atin ang namin po kumapak. Kaya, dapat pa rin naluwanan sa atin na lumahan. Hindi gawa ng takot. Ngayon na rin, gawa ng pag-ibig. Ang pag-ibig na siya magtutulak sa atin na sumunod. Hindi pwedeng pag-ibig lamang at walang pagsunod. Hindi rin pwedeng pagsunod lamang na walang pag-ibig. Kinakailangan, pag sinabi ng Espiritu ng katotohanan, may pag-ibig na siya ang magtutulak sa atin na sumunod sa utos ng Diyos. Pag sinabi mo, iniibig mo ang Diyos. Tapos hindi ka naman sumusunod sa utos ng Diyos. Hindi ko. Sino nga rin ba? Pag sinabi mo na wala, sumusunod ako sa utos ng Diyos, hindi ka wala ng pag-ibig. Hindi yan ang Espiritu ng itinuturo ng Diyos. Yan ang Espiritu ng kasinungalingan. Hindi yun pwede na kaya mo ginagawa yung bagay na yan ay gawa lamang ng anumang kadahilan malipat ng pag-ibig. Hindi pwede ang isang pagsunod ay walang pag-ibig. Malayo yun.